Ano nga ba ang ex-post facto law? Bawal nga ba ito? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lamang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Ngayong araw ay pag-uusapan lang natin ang tungkol sa tinatawag na ex post facto law. So let's first define ex post facto law. An ex post facto law is a law that retroactively changes the legal consequences of actions that were committed or relationships that existed before the enactment of the law. So ibig sabihin lang dito mga kaibigan, ang ex post facto law daw po ay tumutukoy sa mga acts na nagawa na dati, na binago at ginawang batas at sinusubukang i-reapply sa mga naunang acts na alam nating hindi pa punishable during that time pero isinama pa din sa mga pagpaparusa. In short, sinusubukan ng ex post facto law na i-absorb yung mga naunang acts upang maging punishable din ito sa bagong batas. Halimbawa, noong August 26, year 2022, ay hindi pa pinagbabawal ang pagmumotor kahit walang helmet. Ngunit noong August 31, ay may naipasa na batas na lahat ng mga nagmotor na bumabiyahe ng walang helmet pamula noong August 26, year 2022, ay magmumulta ng 1,000. Anyways, kung mapapansin yung mga kaibigan, yung naipasa na batas according sa ating example ay pabalik. Kasi nang naipasa na ang batas is 5 days na ang nakakalipas at during that time ay hindi pa punishable yung ganong act until na mag-took effect yung law. Yan mga kaibigan, ang tinatawag na ex post facto law. Ngayon ang tanong, bawal bang gamitin ang ex post facto law sa mga ganitong pagkakataon? Ang sagot is yes. Dahil ang ating batas ay may tinatawag na prospectivity. So ano ba itong prospectivity? Ang prospectivity ay mga sitwasyon or mga pangyayari na inaasahan na mangyayari muli sa hinaharap at ang prospectivity ay isa sa mga katangian ng ating batas at hindi ito pwedeng salungatin. Kaya ang ex post facto law ay hindi applicable na gamitin muli sapagkat taliwas na ito sa nakasulat sa ating batas. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4EducationalVlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.